bakit mataas ang palitan ng dolyar sa ibang currencies. Ayan. So, ating good subscriber. Hello. Yes, good question. Well, basically, I'll take this one, no? Diba mataas ang inflation rate sa US? And to control the inflation rate, kailangan nila magtaas ng interest rate. Okay? So, isipin mo, Mia, no? If you are a foreign investor, ang interest rate sa US, mataas. And of course, US is investment grade, relatively safe compared to other countries. So, ikaw, mataas ang interest rate ng isang one of the safest, no, na investments na government, US government pa na practically guaranteed ng US, anong gagawin mo sa investor? Mag-invest ka doon, right? At para maka-invest ka, Mia, sa US, no, kailangan bumili ng dollar, di ba? Siyempre, low supply. Parang supply na, gutom na ako, hindi pa ako nag-dinner, parang supply. Low supply yung demand. Kapag ka, limited ang supply ng dollar, no, tapos mataas ang demand kasi maraming investor na gustong mag-invest sa US at para maka-invest, bibili ng dollar, then akyat mag-appreciate ang US dollar. So, yun ang ano, yun lang naman ang simple, no, broad strokes na explanation kung bakit umaakyat ang US dollar versus other currency. So, hindi lang naman versus Philippine Peso, siya nag-appreciate versus Chinese yuan din or renminbi, umaakyat din siya. So, yun ang ano, ang rational kung bakit umaakyat ang palitan ng dolyar sa ibang currency. Kasi lumalakas ang kanilang currency. Maraming bumibili. Oh. Sa tingin mo ba, magtutuloy-tuloy ba to, Renzi? Ako, I'll base that dun sa Fed. So, kung the more na, kung hanggat nagtataas sila ng interest rate, tingin ko mas aakyat pa siya. Of course, each ano no, each country would have to manage their own currencies kasi syempre kapag ka masyadong lumalakas yung dollar, nagde-depreciate yung peso, then you know, yung mga import export industries na pwede maapektuhan, eh of course they would have to ano, they would have to support them as well. So, lalo na yung importer kasi pag nag-import ka, bibili ka ng dollar mas mahal. So, of course to protect the importers, no, they would have to manage that as well, no? So may mga intervention na pwedeng gawin din yung mga bansa, but by and large feeling ko habang umakyat yan, think ko lalakas pa rin yung dollar to some degree. Nag-Fed hike nung kailan ba? Nag-Fed hike isang araw, di ba? Ah, talaga? Hindi ka nabasa. Probability of 75 BPS rate hike by the US 75 beats. Oo. 75%. Ano siya eh, meron sa November. Anyway, babasahin ko pa to. Hindi ko pa nababasa tong market report na nasa email ko. Pero yun yung kasi yung topic nung email. But yeah, I think also na hanggang end of the year, the same yung magiging ano, yung magiging trend. Siyempre, up and down, but general trend, baka mas lalong pang humina ang value ng peso at tumaas pa yung inflation, grabe. Ihabol ko lang pala, no, dahil September na ngayon, malapit na December, di ba? Sa mga ka-arki natin na may anak dyan, na may mga ninong at ninang sa US, kausap-kausapin nyo na yung mga ninong at ninang ninyo na sana magpadala ng US dollar. Kasi pag kinonvert nyo yun sa peso, dollar to peso, mas malaki yung makukuha nyo yung peso. Pambili ng regalo sa Pasko. Totoo. Diba? Actually, nung nag 57 pesos, nag-convert ako ng ilang dollar ko para ito na yung Christmas budget ko. Kasi, I don't know, kasi di ba baka mamaya, ano, bumaba yung dollar-peso exchange rate by December kasi ang assumption magre-remit yung mga OFWs and all. So sabi ko, okay na sa akin itong 57 pesos. Mag-convert na ako ng dollar. Ito na yung aking pang Pasko, holiday budget ko. So, yun. Kaya ako ngayon, since ayos na yung budget ko, ang inabangan ko ngayon, mga Christmas bazaar. Ayan. Kasi I think may mga face-to-face na mga Christmas bazaar. Eh. So, yun na yung abang ako. Kasi doon naman ako bibili ng mga pangregalo ko. Or pwede mag-add to cart na, no? Tapos pag nagka-sale.
Oo, 10-10 and 11-11. Okay. Yan usually ang pinakamalaking discount eh, 10-10 tsaka 11-11. So, doon din nakaano, doon din ako naka-ready ng mga bala ko bilhin online. Yung mga hindi ko alam kung saan bibili, in real life, online ko na lang binibili. Yun.